Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At ito po si Tokis ni Pidol ay nagbabalik upang magbigay po ng opinion at reaction dito po sa mga issues sa ating bansang Pilipinas na kung saan meron na naman pong isang napakagandang balita para sa akin po kasi po ito po ay isa nating iniidolo no, noon pa man, nung tayo ay mga nasa kabataan days pa no? Nung magaling po itong actor, no? Saka bad boy po ito. Ano, personally nakita ko na to si Idol Robin Padilla na incoming senator Robin Padilla. Nakita ko na po yung personally pero hindi naman po kami nagkamay. Na starstruck po ako no nung mga younger days natin. Sino ba naman ako eh katiting lang ako sa paningin ni Robin. Eh sikat na sikat po yan noon. Baka ako po'y pag nilapitan ko baka ako po'y banata ng mga bodyguard. Mga kababayan, eto nga po, di ba, nung nagdaang election, hindi po inaakala ng majority na ang magna number one sa senators, no, ay si Robin Padilla, si Idol. Kasi po, sinasabi nila, lalo na po yung mga hindi makapaniwala, na hindi nila talaga kilala si Idol Robin. Ang pagkakaalam lang nila kay Robin Padilla ay isang artista. Diba? Isa po siyang kapatid na Muslim, no? At kumakanta lang po ng Wonderful Tonight. You look wonderful tonight, by Robin. Pero po ang hindi po natin alam. Ito pong si Idol Robin Padilla ay isang tahimik lang na private individual pag wala po siya sa showbiz. Pero maalam po to. Palabasa pala ito. No, hindi ang binabasa niya mga comics. Hindi tabloid. Nagbabasa po ito ng mga libro patungkol po sa mga about politics, sa history. Alam nyo ba na sa paningin ko po ha, hindi po sa idolo ko si Robin, pero sinusubaybayan ko po o nasubaybayan ko po yung mga sa rally no nung campaign period. Ito lang pong si Robin Padilla ang nagwagayway ng ating bansang Pilipinas. Talaga pong mahal niya ang ating bansang Pilipinas. Yung mga kritiko nito, yung mga anti-Robin o anti-Marcos Duterte, sasabihin nyo, eh kasi hindi naman makapunta yan sa ibang bansa. Siyempre, mamahalin niya ng ating bansa. Anong pakialam ninyo? Ang mahalaga, meron siyang patriotism, nationalistic siya, na gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ang ating bansa, whether it is foreign or domestic terrorists. Diba? Napansin ko po yan, may larawan po yan na maiiyak ka na ang isang Robin Padilla ay hindi lang pala isang artista. Ang siyang tunay na nagmamahal sa ating bandila na siya nagrepresenta ng ating bansa. Nakita nyo ba ang ibang mga senatorial candidate? Diba? Siya lang. Sa paningin ko ha, mga kababayan, ang nagwagayway. No? At ngayon, nabigla po ang karamihan, lalo na yung mga kakampwets, hindi nila akalain na ang isang artista lamang daw, na Robin Padilla, na brusko, na babaero, no? Eh magiging isang number one senator. Mga kababayan, kung ganun ang pagkakilala nyo kay Robin, eh hindi po malawak ang inyong pangunawa. Marami po ang magpapatunay na pag nakausap nyo po itong si Robin Padilla, eh para po siyang library. Hindi man ako sa magmamayabang dahil di ko pa naman nakakausap ito. Nababasa ko po ang mga komento, ang kwento ng mga taong natulungan niya, mga taong nakausap niya tungkol sa politika. Mahusay po. Kumbaga, dina-judge nyo yung tao sa kanyang panlabas na yung panlabas niya. Pero hindi nyo pala alam na maraming alam, lalong-lalo na po sa politika. Nais po ni Idol Robin Padilla na isulong ang federalismo na kung saan alam na alam niya po ang tungkol sa ganyang gobyerno, patakaran ng gobyerno o form of government. No?
Kasi tayo, humuhusga tayo eh. Sa panlabas na anyo, panlabas na nakikita natin. Kaya totoo yun eh. Kung ano lang yung nakikita ng mata natin, yun na tayo naghuhusga. Pero kung malawak ang pangunawa nyo, makikita nyo. Itong mga kasamahan niya, nagsasabi na hindi lang yan artista. Kala nyo lang brusko, pero may pagmamahal hindi lang sa bansa, pati sa kapwa niya Pilipino. Marami pong natutulungan si Robin. Hindi lang mga kwentong barbero ang naririnig nyo. Di po ba? O ngayon, pati siya nga po, hindi makapaniwala na mag number one siya. Pero ano po ang sabi ni Pastor kay Boloy? Magna number one ka. Ayun na nga po, dumadagong-dong na ilan? 21, 22 million ang boto niya, 'di ba? Number one. No? Kasi po isa sa mga plataforma niya ay isulong ang kapakanan ng mga kapatirang Muslim. No? Sa Mindanao po, kailangan pong tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating Muslim diyan. Huwag nating i-neglect ang pangangailangan, ang mga hinaing ng mga kapatid nating Pilipinong Muslim. Hindi porkit nasa Mindanao sila, immaterial sila. Hindi po. Lahat ng Pilipino, Muslim ka man, Ilocano ka man, basta't ikaw ay nasa bansang Pilipinas, ang dugo mo ay Pilipino, Pilipino ka, dapat kayong tulungan, irregardless of your tribe, irregardless of your dialect, irregardless of kung anong kulay pa natin, whether brown or dark, basta't ikaw ay Pilipino, mahal ka, mahalin natin, magmahalan tayo. Ganun po si Robin. Akala nyo, brusko lang yan. Akala nyo, babaero kasi talaga namang gwapo. Eh, wala nga tayo sa kalingkingan yan. At hindi rin po ako kilala ni Robin. Pero hindi lang natin matiis na hindi magkomento dahil sa mga iba dyan na kapwa niya pa artista, na sinasabihan siya na sumayaw-sayaw lang daw during the campaign. Kumanta-kanta lang ng "You look wonderful tonight." Pero walang plataforma. Yung mga nagsasabi ng ganun, meron po kasing videong ganun eh, yung isang matanda dun sa ang probinsyano ni Cardo, yung matanda doon, na sinabi, inaalipusta si Robin, na umawit lang eh, nagsayaw-sayaw, wala daw plataforma. Nasubaybayan nyo ba lahat nung rally na inatinan ni Robin Padilla? Napakinggan nyo ba yung gusto niyang mangyari para sa ating bansa? At ang maganda pa kay Robin, bagko sa kababaan ng loob at maging maawain sa mga mahihirap, he goes beyond his means. Totoo po yung mga kwento niya. Panorin niyo po yung mga vlog ng asawa niya na si Mariel. Hindi rin po ako kilala niyan. Wala po akong connection sa Padilla. No, wala ho. Ako po ay supporter, loyalist nito. At ako po ay dito. Nung nalaman kong tatakbo si Robin na senador, sabi ko, mananalo yan. Kasama sa listahan yan. Hindi nga lang natin siya ikinampanya kasi alam ko mananalo yan eh. No? Aside sa malakas ang karisma niya sa magandang lalaki, mananalo at mananalo. Diba? Hindi porkit artista, panalo na kagad. Hindi eh. Alam ng mga tao, lalo na ang kapatiran nating mga Muslim. Lahat po siguro ng mga Muslim, 100% ibinoto siya. Kaya ganyan po ang bilang ng boto niya. Dahil nais ng mga Muslim na magkaroon ng representante sa Senado, at ayan po si Robin. Siya po ay isang Muslim. Kailangan madinig ang boses ng mga kapatid nating Muslim. So yan po, o ito po ang sabi niya. Kukunin niya po ang kanyang legislative consultant, advisor at mentor, si Salvador Panelo, na hindi pinalad na makapasok sa top 12. That is very good. Diba? At least, paligiran niya yung sarili niya ng mga expert. O ayan, Risa Ontiveros. Hindi abogado si Robin. Hindi ba siya qualified maging senador? Tanungin mo sarili mo. Diba, Miss Risa Ontiveros? Kayo po, mga kababayan, ako, sasabihin nyo na, ah, ano ka lang eh, fan ka kasi ni Robin. Yes, fan ako ni Robin. Natutuwa ako. Pero, hindi sa natutuwa ako na idol ko siya. Natutuwa ako kasi merong isang tunay na nagmamahal sa ating bayan at sa ating kapwa Pilipino na
mailuluklok sa Senado para matulungan niya yung mga constituents niya. Sino po yung mga yon? Yun po yung mga kapatiran nating Muslim all over the Philippines. Hindi lang sa lugar ng Mindanao. Di po ba? Ayun po yung sa akin. Hindi po ako starstruck. Okay na po yan. Mukha naman na kami ni Robin eh. Hello, Idol Robin. Kayo po, ano po ang komento nyo? Open po ang ating comment section. Comment down below. And kung kayo po ay bago sa ating channel, please click the subscribe button and the notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.